magandang araw, mga boss. Narito po tayong muli para sa panibagong kaalaman. At ito ay patungkol sa ginagamit ng karamihan. Ito'y walang iba, kundi ang asin. Maliban sa paggamit ay saan pa ba ginagamit ang asin? Yan po ang ating sasagutin sa aking pinas-isip iba't ibang kaalaman. Bago po natin puntahan yan, ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, ay paki-subscribe ang aking channel. Pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa lahat ng mga videong gagawin ko pa. Paki-like at paki-share na rin sa iba. Tara mga kapinas-isip, puntahan na po natin ang ating topic sa araw na ito. Magandang gabi mga boss. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa nagagawa ng asin. Nasa ating pag-aakala, ang asin ay pampalasa lamang ng ating pagkain. At kung matabang ang pagkakaluto ng anumang lutuin, ay dagdagan mo lang ng asin at tiyak tatama na ang lasa nito at ito ay sasarap. Maging kapag binabalisaw-saw ka, ay lagyan mo lang ng asin, ang iyong pusod ay matatanggal na ang balisaw-saw mo maya-maya. At maging itong nagkaroon ng isang laganap na sakit, karamihan ay asin lang din ang ginawang panggamot at marami rin naman ang gumaling sa iba't ibang pamamaraan na kanilang ginawa. Subalit, iyon lamang ba ang mga nagagawa ng asin? Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga importante na magagawa nito sa ating buhay. Pero isang katanungan, mga kapinas-isip ko. Ito lamang ang itatanong ko sa iyo na malamang ay iyon din ang tanong mo sa sarili mo at ng iba pa patungkol sa asin. Bakit kulay puti ang kulay ng asin? Di ba iyan ay tanong ng karamihan? May nakita ka na bang kulay pula, asul, itim at ibang kulay pamaliban sa puti? Wala pa, di ba? At kahit nagawin mo pa siyang iodized salt, ay kulay puti pa rin ang kulay niya. At ito ay hindi magbabago ng kulay kahit na ano pa ang gawin. Ngayong araw mga boss, ay related po dyan ang ating pag-uusapan kung saan pa ginagamit ang asin. Ayon po sa aking karanasan, ang asin pala ay pangontra din sa mga maligno at iba't iba pang mga negatibong elemento at paniniwala. Hindi nyo alam no? Paano at bakit? Oh my God! Yan po ang ating sasagutin. Ka bang maglakad sa dilim? Lalo na kung ang dadaanan mo ay may nagpaparamdam. Ngayon mga boss ay malalaman mo ang isa sa mga mabisang pangontra sa mga ganyan na walang iba kundi asin. O alam mo na. Paano ang gagawin? Simple lamang po mga boss. Magbitbit ka ng asin sa iyong kamay. At kung ikaw ay nakaramdam ng kakaiba sa iyong dadaanan, ay isabuy mo ito sa paligid at mararamdaman mo na parang gumagaan ang pakiramdam mo at unti-unting nawawala ang takot mo. Ngayon, alam mo na. Subukan mo na, boss. Lalo na kung takot ka sa dilim. Bakit kaya?
Alam kong yan ang itatanong mo sa akin. Siguro dahil sa ang kulay ng asin ay puti at ito ay kumikinang sa kadiliman sa paningin ng mga maligno. Bakit ko po ito nasasabi sa inyo? Yan po experience ko noong ako ay nasa probinsya at naglalakad sa dilim pag uwi ng gabi. Alam naman natin na matilim sa mga liblib na baryo sa probinsya. Yan lamang po ang aking ginagawa. Nagdadala ako ng asin at kapag nakakaramdam ako ng kakaiba ay agad kong isinasaboy ang aking dalang asin sa aking paligid at pagkatapos ay nararamdaman kong lumuluwag na ang aking dadaanan at unti-unti nang nawawala ang aking pangingilabot at takot. Maging sa mga barang at kulam ay iyan din ang isang ginagawang pangontra. Kung paano ay abangan po ninyo sa aking parto nitong kwentong ito at marami ka pa pong iba't ibang malalaman patungkol sa nagagawa ng asin sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa panood at pakikinig. Inaasahan ko po na magkikita pa tayo sa susunod kong mga video. Lagi po tayong manalangin sa Diyos at siya'y ating purihin. Ikaw ba ay may katanungan patungkol sa topic na ito? Iwan mo lamang po sa aking comment box section at aking sasagutin. At kung ikaw ay ngayon lamang napadaan sa channel kong ito, ay pakisubscribe na lamang po ang aking channel. Pakipress ang button para ikaw ay notify sa susunod kong mga video. Pa-like at pa-share sa iba. Hanggang sa uli. Maraming salamat, mga boss.